nagampaksa po ang ating pag-uusapan. Ito po ay may kaugnayan. Una po dito sa sinasabi na ang management ng Nayang Pilipina ay tumatanggi sa kahilingan ng palasyo na gawin itong mega vaccination facility. Ang dahilan po pagkat maaaring mananahulugan ito ng pagkasira ng kalikasan o ng mga Nayang Pilipino bilang ang sabi ko nila natitira, tanging natitira na anyo ng kalikasan sa sidad. Well, maganda po ang sinasabi. Ngunit ang pandemic po ay isang crisis po na hindi po ito pwedeng baliwalain at tanggihan. Nais po natin ipabatid sa management ng Nayang Pilipina Foundation na mas preference po o mas pinahalagahan po natin ang kalusugan. Bagamat mahalaga ang kalikasan, ngunit sa panahong ito ng crisis ay dapat maintindihan po ng management na kung kinakailangan po ang nasabing lugar upang magamit bilang mega facility o facilities for vaccination, hindi po dapat na tumatanggi ang Nayang Pilipina Foundation. Dapat maintindihan po nila ang kanilang appeal. All agencies of the government should be in support for the program of the Task Force ay ng IETA po. Nang sa ganun, masigurado po natin na atin pong ma-achieve ang maximum output na kinakailangan po to curtail this COVID pandemic. We repeat, it has a preference over the preservation of nature in terms of Nayang Pilipina Foundation purposes. Masigit pong kailangan. Kaya muli po atin pong ipinapanawagan ito sa Nayang, sa management po ng Nayang Pilipina Foundation. Hindi po kayo pwedeng tumanggi. Government can take it by force for such purpose of making the place a mega facility for vaccination. Should they think it necessary and proper? So, mas mabuti po na magkusa na po kayo, pagkat kailangan yan.
You cannot be responsible public officers or leader as that kung kayo po ay magiging sagabal sa programa ng pamahalaan upang magkaroon ng madali ang solusyon dito po sa COVID-19 crisis. So, maliwanag po ang sinasabi natin. Dapat po ninyong maunawaan yan at maintindihan. Nabasa din po natin na may sinabi po si Senator Lacson na di umano itong proliferation of the media information, sabi niya trolls or fake news, makakaapekto daw po sa proper makakaapekto negatively for the decision making of the voters in this 2022 election. Well, Mr. Lacson, ano pong ibig nyo sabihin? Pigilan nyo ang social media upang ang tanging marinig lamang natin ay ang mga mainstream media na mayroong interest na pinaglilingkuran ang mga pangkaraniwang mamamayan na nagpapahayag ng kanilang mga hinaing opinyon at kanilang mga kritisismo sa ating pamahalaan at sa ating mga opisyalis ay pigilan sa pamamagitan ng social media control. Alam po ninyo, yung sinasabi ninyong fake news, trolls, troll farms, o ano man yan, when the information is negative on you, pero confirmable, sasabihin nyo, that is the truth. Mali po yan, sa totoo lamang. It is the social media through this YouTube internet technology is the best thing that happened to the Filipino poor, to the Filipino masses. Bakit? Sapagkat ngayon po ay nabubulgar ang matagal ng panluloko na ginawa ng mga opisyalis laban sa sambayanan. And what is most important here is that the common masses have been provided with an avenue where they could raise their opinion, their grievances against the government, against the public, against the erring public officers. And also, the social media has become the means by which people able to support publicly, openly, and expressly the public officers whom they believe are performing well for the best interest of the public. Halimbawa po, without the social media, hindi natin nalalaman ang kaburastugan
ng ABS-CBN. Hindi rin natin lalaman ng sambayanan kung sino-sino sa mga public officers ang nagsisilbi sa interest ng ilan. For instance, the majority of the senators, the incumbent senators, are fooling the people. At kasama ka na doon, Ping Lacson. You want to provide franchise to the ABS-CBN despite the fact na itong ABS-CBN ay mayroong napakalaking utang sa DBP, 9.5 billion. Hindi nagbabayad ng buhis. Ang properties ng gobyerno basta ibinigay ni Cory Aquino in 1986 without even inventory, without accounting. And yet, the majority of the senators, kasama ka Ping Lacson, gusto niyong bigyan ng prakisa pa rin. Without the social media, hindi natin nalalaman na may magigiting na mga congressman na makabayan, katulad ni Marcolita, ni Defensor, ni Bautista, ni Remolia, ilan sila dyan, na sila yung nagbulgar ng mga kalukuhan ng mga senador. At without the social media, hindi namin alam na ikaw, Lacson, isa ka sa nanluloko sa sambayan ng Pilipino. Gusto mong tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC na siyang ahinsa na lumalaban sa mga teroristang komunista. Bakit? Gusto mong pahinain ang laban o ang gera na inilulunsad ng NTF-ELCAC laban sa mga teroristang komunista. Na yan ang gusto ng karamihan senador ngayon, tanggalan ng budget. You don't care of the consequence, which definitely should strengthen the organization of CPP and PNDF. So yan ang gusto nyo. Gusto mo, Lacson. Without the social media, we would be depending again upon this mainstream media. Pero itong mga ito, they would not be releasing news which would adverse to their interest. In fact, naglalabas pa ito ng mga fake news para lang i-promote yung kanilang interest. But with the social media, we don't care kung ano ilabas nila. So long as we can also publish through the YouTube what we believe are important ideas to the system and be able to air our grievances. So napakahalaga. Kung mayroon man mga negative effect because there are some people use the social media for their self-interest. But as to the positive sides, the positive aspect, mas marami po tayong pakikinabangan sa social media. Anyway, the public in general is intelligent. They themselves, by their own judgment, should know
which are worth believing news, which are considered trash, basura. So, walang problema dyan kung maraming trolls sa social media. Walang problema kung may mga peke. Ang totoo niya, natatakot ka. Because through the social media, kayo ay mawawalan na ng opportunity for being elected. Kasi bilad na ang mga kalukuhan nyo dyan sa Senado. So, yan po ang totoo. Kaya, muli, ang pasasalamat natin na mayroong ganitong avenue where we could air our grievances no matter how poor we are, no matter how little elements we are of the society. So long as we want to share with the making of the nation, then you can do so with the availability of the social media. Kaya po, nagpapasalamat tayo. Another thing po, katulad ngayon, napakababaw na isyo yung sinasabi na ang ating Pangulo during the electoral campaign has promised to Jiski, to Scarborough Shoal at magtanim ng bandir ng Filipino flag doon. Sabi nila, ito ay, sabi pa nga ni Carpio, based on that, pwedeng idemanda ng estapa ang ating Pangulo. Nang sinabi naman na bero lang, masama daw. Well, in whatever way we look at it, wala pong bearing itong sinabi ng Pangulo, whether it was said jokingly or seriously. Because as an elected president, definitely, assuming na totoo, hindi rin naman mangyayari. Kung presidente ka na, papayagan mo bang presidente para gawin yon? Of course not. So, definitely, walang kwenta. I mean, it's not worth debating. Mga mabababaw lang yung mga tao na who relied on this campaign promise na to. Sinasabi, galit pa ang mangingisda dahil hindi pala, biro lang pala sa bahagi ng presidente. Well, kung maniniwala ka that the president could do it, even assuming at the time that he made that pronouncement, he was so honest, the moment he could be elected as president, that can no longer be. So definitely, that could be considered a joke. At wala na, what help can it be? Wala naman eh. So bakit pagtatalunan pa na ng katakot-takot? Ang katotohanan po sa isyo ng Scarborough Shoal o ng West Philippine Sea, katulad ng sinabi ni Quisia, yung dating ambassador ng Pilipinas to Washington. Ang sabi niya, dapat daw i-commend natin, pasalamatan si Aquino, si Carpio, si Del Rosario, siya, for what they did. Ano ba po ang ginawa nila ayon sa kanya?
Rudy American Broker. Kasundo di umano ang Pilipinas at ang China, sabay na mag-withdraw ng kanilang pwersa sa West Philippine Sea. Nag-withdraw sila, hindi naman tumupad ang China na natili doon. So sabi niya, nilin lang tayo. Inuulit natin ang punto natin doon, kung nilin lang pala sila, ba't di hindi nila pinabalik ang mga sundalo doon? Bakit ngayon sinisisi nila sa ating Pangulo na walang ginawa nga ang ating Pangulo para paalisin ang mga Chinese? Bukod sa pinaalis nila ang ating mga sundalo roon, pinayagan pa nila by tolerance or perhaps by express consent na magtayo ng islands ang China. Katunayan po, maraming bisis na nagpunta sa Trillanes, nakikipag-usap doon sa Beijing habang kinoconstruct yung artificial islands. At ang balita natin dito pa sa Zambales, kumuha ng mga panambak, dalawang bundok daw dyan ang pinatag para lang magkakuha ng panambak. So in other, that was during the Pinoy administration. So in other words, cannot be denied na kasalanan talaga ni Carpio, ni Pinoy, Trillanes, kasama si Quisidan, si Del Rosario, si De Lima, at of course si Ninoy Aquino. Ito yung mga principal personalities na talagang may kasalanan dyan sa Isca, sa West Philippine Sea. In the sense that these people had lead the Chinese occupation over the area by withdrawing our position. Pero nakaka-ano po dito, ito rin ang mga tao pressuring upon the present administration to get back the position of the West Philippine Sea under the guise of implementing the empty victory that we had from the International Arbitral Court. We spent a big amount as payment for our lawyer counsel, where in fact the arbitration decision, the arbitral decision could be of no use. Bakit? At the very beginning, alam na nila that it would not be recognized by China. The fact that China did not participate in the arbitration proceeding. So, as far as China is concerned, they don't care about it. So in other words, whatever decision that could be, that would be the result of the arbitration, would definitely be an empty victory of no use to the Philippines, because China would definitely not recognize it. As it is now, China does not. Now, if that decision has to be implemented, then it can only be done so by making war with China. That's the only way. Ang pinipilit ni Carpio, bumalik tayo dun sa international court, arbitral court. But definitely, sasabihin nung ano, may napakadiwag nyo, kung hindi nyo kayang ipaglaban, bakit kami ang pipilitin nyo? Kakahiyahiya lang po yun. And legally speaking, that decision cannot be imposed upon China if China does not recognize it. Because China is a sovereign country. Remember that.
katulad din niya sa atin. Yan yan lagi natin sinasabi, no? Sinasabi ng United Nations na may violation si Pangulong Duterte sa human rights, and we do not recognize it. Can the United Nations do something about it? Until now, may demanda na nakaano sa inihain ni Trillanes, ni Sabio, kinamatayan na lang ni Atty. Sabio. Pero until now, hindi nagmumove ang demanda na yan against Duterte. Because simply, we do not participate. We do not recognize it that being out of our jurisdiction, or we do not recognize the jurisdiction of the International Court. Although sabi na, nagpalabas na ng decision ang International Criminal Court that there is a prima facie evidence to prove that the President has committed violation against or has committed crimes against humanity. May nagawa ba sila? It's the same thing with the Philippine Sea issue. Kaya po, ang sinasabi natin, imposible namang hindi alam to ng mga kritiko. They're just making an issue of the same for political convenience since election is coming. It's a matter of 1 year from now. So talagang medyo natural lang yan sa mga trapong politiko. Ang nakakalungkot lang po dito, eh marami tayong mga kinikilalang magagaling. Halimbawa, ito si Quisia, ito si Del Rosario, ito si Carpio, na ngayon ay naglilitawan bilang mga salarin, bilang mga oportunista na gusto maghugas ng kamay at isisi ang kanilang kasalanan sa ating Pangulo. Ang masama po dyan, talagang nalilinlang ang sambayan ng Pilipino. At ito po ang katunayan, Mr. Ping Lacson, na maganda ang social media. Kasi without the social media, we won't be able to know everything about the issue. Magdidepende lang tayo sa dyaryo, sa mainstream media, channel-channel TV na yan. Pero sinasala nila ang gusto nilang ibalita. Kaya hindi natin malalaman ang buong katotohanan of whatever issue important, however important those issues are. Samantala ngayon, at least napapakinggan ang lahat ng mga opinion tungkol sa mga isyong ito. Marami pong salamat at magandang gabi. As a token of support, we invite to subscribe our YouTube channel ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.